Nasa mahigit 1,000,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya sa Zamboanga. Ito ay matapos bahain ng ilang lugar dito dahil pa rin sa Bagyong Christine. May balitang pambansa si Glenky Peñalosa ng PIA Zamboanga. Bagamat bahagyang naramdaman at minimal ang epekto ng Bagyong Christine sa Zamboanga Peninsula, ilang lugar pa rin ang nakaranas ng pagbaha at landslide dahil sa malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Zamboanga del Norte, agarang inilikas ang mga residente ng Barangay JP Brillantes, munisipyo ng Chocon dahil sa baha. Kabilang sa nasagip ang isang senior citizen. Habang sa munisipalidad ng Siraway, mahigit 2,000 pamilya ang inilikas mula sa 16 na barangay at nanatili ngayon sa gymnasium na nagsilbi evacuation shelter. Samantala, mahigit 1,000,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya sa rehiyon. Agara namang nagsuspende ng klase ang ilang paaralan dahil sa masamang panahon. Sa Zamboanga City, 26 na pamilya ang nawalan ng tirahan matapos ito ay masira ng malalakas na alon at pansamantalang nanatili ngayon sa isang madrasa. Namigay ng mga supply, pagkain at nagtayo ng mga community kitchen habang nakikipagtulungan ang City Social Welfare and Development Office at ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga apektadong barangay upang matiyak na matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang lumikas. Tinugunan din ng DSWD ang pangangailangan ng 48 individual na na-stranded sa Zamboanga Port at inayos ang kanilang pansamantalang matutuluyan. Sa Zamboanga del Sur, nagkaroon muli ng landslide sa Tubod Municipalidad ng Lakewood. Our responders are being prepositioned so we can dispatch immediately using the heavy equipment from the respective municipalities. Sa ngayon ay bumubuti na ang panahon sa rehiyon ngunit patuloy ang ginagawang monitoring ng mga local disaster response team sa sitwasyon kasama na ang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bureau of Fire Protection at ang Armed Forces of the Philippines. Tiniyak ng mga ito ang mabilisang pag-rescue sa mga apektadong lugar at ang kaligtasan ng mga residente. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, Clan K. Peñalosa para sa Balitang Pambansa.